Magandang araw mga bata! Narinig nyo na ba ang biag ni Lamang, epikong Ilocano? Yan, ang ikukwento ko sa inyo ngayong araw. Sa lambak ng Nalbuan sa baybay ng ilog na Gulian sa La Union, ay may mag-asawang kilala sa pangalang Don Juan at Namongan. Nang malapit ng magsilang ng sanggol si Namongan, nilusob ng tribo ng Igorot ang nayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Sa laki ng galit, nilusob naman ni Don Juan ang mga Igorot upang ipaghiganti ang mga tauhan niya. Hindi na nakabalik si Don Juan sa kanyang nayon. Ang naging balita, siya ay pinugutan ng ulo ng mga Igorot. Isinilang ni Namongan ang kanyang anak. Ang sanggol ay nagsalita agad. At siya na ang pumili ng pangalang Lamang, at siya na rin ang pumili ng kanyang magiging ninong. Nang malaman ni Lamang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, sumumpa siyang ipaghihiganti niya ito. Sa gulang na 9 na buwan pa lamang ay malakas, matipuno at malaking lalaki na siya. Ayaw man siyang payagan ng kanyang ina upang hanapin ang bangkay ng kanyang ama, ay nagpilit din si Lamang na makaalis. Kasama niya sa pagtungo sa lupain ng mga Igorot ang isang mahiwagang tandang, ang tangabaran at mahiwagang aso. Bao rin niya ang kanyang talisman mula sa punong saging. Sa tulong ng kanyang talisman ay madali niyang nalakbay ang mga kabundukan at kaparangan. Sa laki ng pagod ni Lamang, siya ay nakatulog. Napangarap niya ang mga Igorot na pumatay sa kanyang ama, nagsisipagsayaw at nililigiran ang pugot na ulo ng kanyang ama. Nagpatuloy si Lamang sa paglalakbay at narating ang pook ng mga Igorot. Nakita niya ang ulo ni Don Juan na nasa sarukang, isang haliging kawayan. Hinamon ni Lamang ang mga Igorot. Pinauwi ng mga Igorot si Lamang upang huwag siyang matulad sa ginawa nila kay Don Juan. Sumigaw ng ubos lakas si Lamang at nayanig ang mga kabundukan. Ang tinig niyang naghahamon ay narinig ng marami. Kaya't dumating ang maraming Igorot at pinaulanan si Lamang ng kanilang mga sibat. Hindi man lamang nasugatan si Lamang. Hinugot niya ang mahaba niyang itak at para lamang siyang tumatabas ng puno ng saging. Napinagpapatay niya ang mga nakalaban. Umuwi si Lamang sa Nalbuan. Naligo siya sa ilog ang Burayan sa tulong ng mga dalaga ng tribo. Dahil sa dungis na nanggaling kay Lamang, namatay ang mga isda sa ilog ang Burayan at nagsiahon ang mga igat at alimasag sa Pampang. Matapos mamahinga ay gumayak na si Lamang patungo sa Kalanutian upang manligaw sa isang dilag na nagngangalang Ines Canoyan. Kasama ni Lamang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Sa daan patungo sa Kalanutian ay nakalaban niya ang higanting si Sumarang. Pinahipan ni Lamang sa hangin si Sumarang at ito ay sinalipadpad sa 7 bundok. Sa tahanan ni Ines ay maraming tao, hindi napansin si Lamang. Tumahol ang mahiwagang aso ni Lamang, nabuwal ang bahay. Tumilaok ang mahiwagang tandang, muling tumayo ang bahay. Ipinagtapat ng tandang at aso ang kanilang layunin, nais pakasalan ni Lamang si Ines. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Ines kung magbibigay si Lamang ng panhik o bigay kaya. Nakapantay ng kayamanan ni Nainis. Nagpadala si Lamang ng 2 barkong puno ng ginto at nasiyahan ang mga magulang ni Ines. Si Ines at si Lamang ay ikinasal ng marangya at maringal sa simbahan. Pagkatapos ng kasalan, bilang pagtupad sa kaugalian ng mga tao sa Kalunutian, kailangang manghuli si Lamang ng mga isdang rarang. Nakikinikinita ni Lamang na may mangyayari sa kanya, na siya ay makakain ng pating na berkahan. Ipinagbili ni Lamang ang dapat gawin sakaling mangyayari ito. Si Lamang ay sumisid na sa dagat,
nakain siya ng barkahan. Sinunod ni Ines ang bilin ni Lamang. Ipinasisid niya ang mga buto ni Lamang. Tinipon ito at tinakpan ng saya ni Ines. Inikot-ikutan ng mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Tumilaok ang tandang at tumahol ang aso. Walang ano-ano'y kumilos sa mga butong may takip na saya. Nagbangon si Lamang na parang bagong gising sa mahimbing na pagkakatulog. Nagyakap si Lamang at si Ines. Kanilang niyakap din ang aso at tandang at namuhay silang maligaya sa mahabang panahon. At yan ang kwento ng biag ni Lamang. Hanggang sa susunod mga bata, paalam!